Thank you, sir. Sir Eric, kabitan lang kita na ana. Ah, sige po. Si Sir Eric Sakdalan po, andito po tayo sa Ricardo's Agri Ventures. Apo. Ayan. Sir, ano bang highlight ng farm ninyo? Sa ngayon po, ang pinakakuan ko po itong grapes po. Grapes? Oo, kaso medyo na-late kayo nang punta, nakapag-harvest na. Na-harvest na. Saka nag-picking na po kami eh. Oo. So, naubos na. Pero may mga natira pang paunti-unti. Oo. Kailan na-establish itong ito pong grapes na to, grapes ninyo? 2020 by February. Ah, okay. Tinanim ko siya February. Dati punong-puno po ito eh. Kaya lang nag-harvest na. Na. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Medyo matagal-tagal mo nating hinintay, but finally na-reach natin yung 1 million subscribers dito sa Agribusiness How It Works. Kaya meron tayong win a trip to Vietnam, all expense paid. Open to all farmers, gawa lang kayo ng 1-minute video at sabihin bakit kayo ang kailangan manalo. Ang full mechanics, basahin lang po sa Facebook page ng Agribusiness How It Works. Make sure po na basahin mabuti ang mechanics para ma-qualify. Pwede na kayong mag-post ng entry ninyo. Ang contest ay hanggang January 5, 2024. Ito po ay in partnership with Inspired Learning Tours at NutriHydro Plant Nutrients. Eh kami naman, nag-experiment pa po kami ng mga prolific na variety na po pwede dito sa atin eh. Merong madaming magagandang variety. Ito, Baikonur, sir eh. Baikonur. Ukraine siya, Ukraine variety. Ah, okay. Medyo na overripe na. Overripe na? Oo. So pwede na kainin to? Pinihintay ko lang yung ibang mga branch, ay mga bunch para matikman nyo. Alos nagsusuka na nga yung iba kaya hindi na masyadong matamis. Matamis? Ano, hanggang doon. Yung mga ibang variety kasi natikman, na-pick na po yung... Na-pick na. Ilang varieties meron ka, sir? Siguro, sir, nasa 30 po eh. Ah, pero ang napapabunga ko po, mga 5-7 pa lang. Ay, yung ibig sabihin ng iba, bago? Apa, mga bagong varieties po. Mga imported varieties eh, kaya medyo hirap ako pabungahin. Ah, nag-a-adjust. Apo. Ito, ang daming bunga dito. Pwede bang? Pwede po, pwede. Nagpabungkal na kasi ako kasi pine-prepare ko na sila sa next season. Dami. Naglagay na ako ng fertilizer. Na-overripe na iba siya. Ah, na-overripe na. Naging pasas na. Punong-puno po yan. Halos ganito po kakapal yan dati nung nag-start ako magpa-pick and pay. Sarap. Matamis po siya. Napanood ko yung mga video nyo. Ano eh, very promising talaga yung mga ano nyo, content. Nakita ko yung sa shrimp. Shrimp, oo. Sa, galing. Ano, dito sa Napakalaking Sambales. Opo. Eh ako po, talagang nag-start ako zero. From kaya, zero? From zero talaga po. Ano ba Sir Eric, anong profession mo? Dati talaga? Po, Grab driver po ako. Ooh, sa Manila? Opo, nahirapan akong i-renew yung prangkisa ko. Oo. So nagplano ako na i-develop na lang tong farm. Mm-mm. Tapos sakto naman nag-pandemic, wala rin. Gano'n po kaletong ang start ko po yung kalamansian po muna. Diyan ako nagumpisa. So yung budget ko naubos na pagdating diyan. So nakakuha ako sa La Union ng 20 vines nung Red Cardinal. Doon ako nagumpisa. Medyo murang variety siya. Pero naibenta ko yung mga sanga. Mm-hmm. So kumita ka doon. Benta ng sanga, yung kinita, bumili ako ng mga bagong varieties. Hanggang sa naparami ko siya. Tapos nung sir, tingnan natin 'to, parang ibang variety 'to. Apo, ito po yung karaniwan dito sa atin. Ah, ito variety. Yung karaniwan. Apo. Wine, Bali wine grapes siya. Katauba. Mm.
ibang lasa niya. Medyo may foxy flavor. Ang sarap. Yan ang ginagawang wine po eh. Ito yung pang-wine. Apo. Pero ito, pag hindi hinog, maasim siguro. Apo. Yun yung, kasi kalimitan po sa atin, pagkakatao ba, pag namula na, akala nila hinog na. Pero dapat ganito siya talaga pagka hinog. Iba lasa niya. Opo, may flavor siya na kakaiba. Mm, kakaiba na parang wine na nga. Opo. Ang sarap. Sophia, tignan mo. Masarap. Mm. Bali sa ngayon po yung income ko nang gagaling dito sa kalamansi. Tsaka dito sa grapes. Ubas, seasonal po kasi ito eh. So, pero kung kailangan nyo ng budget, may gagastusan. Pwede, pitas ka lang. Putol lang po ng sanga. Ng sanga. Mas mahal po yung sanga sa bunga. Kasi maraming gusto magtanim. Apo. Sanga, seedlings. Pag nag, ayan, ipuprun ko na po ito eh. Kailan kayo magpuprun? Siguro, mga next week. Pe-prepare ko lang po muna yung fertilization. Mm-mm. Tapos pupruna ulit. Yan, magbebenta na naman ako ng mga sanga. Pag nag-prune ka, gano'ng kadaming cuttings ang napuproduce mo? Madami po. Madami. Sobrang dami. Libo. Hindi naman po lahat mabebenta. So, nag-ano tayo sa mga reseller. Mm-hmm. Sila nagbebenta. Tapos, sasabihin lang nila sa akin, papadala ko. Ganun lang po ang kwan. Kasi masyado matrabaho, sir. Hindi ko kaya nang trabahuhin yung pagbebenta na ano. Kasi, MWF po, nasa project po ako. Ano bang project? May tatlo po akong hawak na vineyard. Ako din po yung nag-aalaga. Ikaw din ang ano? Kliyente mo yung mga yun, sir. Doon po mas maganda yung kita natin. Sa kanila? Apo. Ano po yun? Retainers po yun? Apo. Bali, every 2 weeks po, binabalikan ko yung farm nila. Bali, tatlo sa Bulacan, Zambales, sa Tarlac. Dati, 4 sila eh. Naturuan ko na yung mga tao ng isa, kaya... Pwede na, amon na siya. Iniwan ko na yung isa. Gusto ko yun, sir, yung kataw ba? Apo. Ito naman, sir, anong white variety? White Malaga naman po yan. May maraming alang buto. Ito. Pero matamis siya. Maliliit? Maliliit, talaga? Apo. Mm. Yung ibang variety na pitas na kasi, ayun yung ano nagpasas na. Masarap to, sir. Oh, masarap nga po 'yan, sir. 'Yan ang kalimitan. Pwedeng i-seedless po 'yan. Kaya lang, pag sinidless mo, gagamitan ng chemical. Mawawala yung seeds niya. Oh, mawawala yung seeds. Flowers pa lang po siya. Ilulubog mo na siya ng gay tree. Mm. Ito yung baren. Ito, bicolor po yan. Kagaya po nung nandun. Masarap to? Opo. Matamis din po. Mm. Kaya lang ito kasi, sir. Hindi na masyadong pumula dahil hindi na naarawan. Napabayaan ko ng tanggalan ng dahon eh. Kasi nag-harvest na eh. Mm. Part ng management, tanggalin mo yung dahon. Kailangan medyo naarawan siya para pumula tsaka tumamis. Actually, matagal na sinasabi sa akin ni Sir Romer. Mm. Kaso noon kasi wala pa siyang bunga. Mm. Kaya sabi ko, pag may bunga na, tsaka ako kayo invite. Mm-mm. Eh ngayon, na-busy. Na-busy naman. Nagtatrabaho ko dun sa tatlong farm tapos nagpa-pick and pay ako dito. Mm. Hindi ko na anong i-message si Sir Romer. Masarap. Sir, punta natin yung kalamansi. Sige po. Pwede. Okay, let's go. Actually, lahat ng fruit trees, sir, nag-start na ako magtanim eh. Pero pang ano lang, yung paisa-isa. Ano yung mga pero, fruit trees mo? Ayan, may mga guyabano, suha, rambutan. May kinuha din po ako sa UP Los Baños na red lychee. Hindi ko po kasi may matutukan eh kasi MWF halos wala ako eh. Sino po nag-stay dito? Ako po. Mm-hmm. Kasi balikan naman po kami pagka nagpupunta kami sa ibang farm.
Balikan din. So dito ka talaga nakatira, sir? Apo. Pag nagpuprune lang po kami sa farm, kasi napakarami nung vines nila, sir. Mga 1,500 ang kada farm. So hindi namin kaya na isang araw. Kumikita yan yung kanila? Sa ngayon, sir, hindi pa masyadong kumikita, pang sarili lang nila. To avocado? Apo. Namumunga to, sir? Namumunga na po yung mga avocado. Meron din po dun sa likod dun. Ilang years na to? Siguro may 8 years na po. Ah, okay. Matanda na. Madami mamumunga? Apo. Pag namunga, dinadala ko dun sa mga nagagawa ng ice cream. Kinukuha naman po nila. Ito yung bagong inuumpisahan ko po. Ito po yung anak ko. Panganay. Okay. Buti tumutulong. Opo. Siya po yung nakakatulong, siya nagmamanage nung pick and pay. Okay. Hello. Tingnan natin yung mga kalamansiyan, sir. So ito ang talagang ano mo, bread and butter mo this time. Ito yung kanaunahan ko pong naging ano. Daddy, oh, parang hindi naman kamukha ni sir. Mas gwapo po yung bunso namin. Kamukha ni, ano yan? Si Daniel. Yes, ikaw na. Pero mainit pogi ka din po yan. Graduate ka na. Apo. Anong course mo? HRM po. HRM. Oh, dapat magtayo ka ng restaurant, sir. Ako. Actually, anong business mo? Yung talagang kwan niya eh. A coffee shop? Apo. Saan? Ayan, po, po. Sa internet lang po. Ooh. Online lang po. Okay. Tapos nag-set up. Bala ko po sana mag-set up dito. Oo. Bakit hindi? Yung mga guests ninyo. Apo. Ba, sir? Actually, sir, nung nag-open kami ng Pick and Pay, naglagay ako entrance fee. Oh. Pero free yung coffee niya. Ah. Para lahat ng papasok, kung ilan sila, makabenta yung coffee. Kaya dati mo sisingilin ngayon. Ay, may pinya kayo. Apo. Ito, katatanim po niya, nasa 3 months pa lang po. 3 months. Kumusta ang pineapple? Susubukan ko pa lang po ngayon. First time pa lang po. So, yun yung lahat yung mga kawayan na yan, nasa gilid. Apo. Bayog lahat yan, sir? Ay, ba to? Buho. Buho to? Apo. Natural yung buho na yan? Apo, natural dito yan. Hindi ko sila pwedeng tanggalin, sir, kasi yung lupa, bumabagsak. Uh-oh. Dinadaanan kasi siya ng tubig pag umuulan. Oo, mag-erosion siya. So, pwede akong bumawas ng paunti-unti, pero yung total yung tatanggalin. Saka maganda? Iba yung dating niya? Pinagpaplanuhan ko kung anong magandang ilagay dyan sa, ano eh, sa baba. Mm. Ilog yan? Hindi siya ilog eh. Pag umuulan lang po, saka dinadaluyan ng tubig. Pero pag walang ulan, wala rin. Dati pero sa'yo yan? Dati yan, sir. Pantay lang yan. Yung nag-aararo sa kabila, tumatawid pa dito eh. Nung malalakas yung ulan baha, natangay na natangay yung lupa. Ito, bumaba nang bumaba po ito. Ito. Halos, ang lote po kasi namin, pabuka na ganun. Ganun. Kaya yun, malayo pa po yung ganun sa baba. Hindi ko pa napapalinis. Okay, dito muna tayo, sir, sa kalamansi. Ito yung pakwan. Apo. Nag-try po ako ng pakwan. Ka. Sayang kasi yung space, sir. Kumusta itong ilang gano nakatanda itong kalamansi mo, sir? Itong kalamansi, tinanim ko siya December 2019, sir. 2019 lang? Apo. So mga ilang 4 years pa lang ito? Apo. 4 years, pero productive ito, na. Ito po, na-harvestan ko na po ito. Mm. Kaya ako konti na lang siya, yung mga pasunod na lang. Mm-mm. Tapos yung iba, kasi hindi ko kayang applyan ng synthetic fertilizer. So, dahil? May masyadong mahal. Mahal. Ito, pero, paano mo binibenta to? As organic or ordinary? Ito, sir. Ibinibenta ko to, meron akong sinusupplyan dito na nagagawa ng tanglad juice. Mm. Kasi sa kanya, walang selan eh. Mm. Lahat, hinog. Kuha. Kuha lahat. Sabi nga nila, pati laglag. Sabi ko, wag naman. Kukunin nila pati laglag. Ngayon, ang fertilizer lang po na ginagamit ko dito, ayan po, yung hindi ko po kasi may palatag dahil may mga bisita. Mm-mm. Kain ng manok po. Okay. Ito po, libre lang po yan. Dinadala pa dito sa akin. Meron po kasi tayong kaibigan dyan na may poultry. Oo. Pero meron din po kaming mga na-feature na pinaprocess nila yan. Apo. Pinaprocess nila si Julianes Cattle Farm. Nagpaprocess siya. Ang pangalan ng fertilizer nila ay
Greenland Bio Organic. Pero yan, linuto nila yan. Ah, okay. So, consistency, pare-parehas, ready to use. Yan. Yun nga lang, bibilhin mo. Apa. So, mga interesado, sa maganda yan sa orchard, may na-feature kami sa Nueva Vizcaya. Ang gaganda ng oranges nila kasi yun ang gamit. Ah, okay. Libre ba? Binibili rin? Libre lang po yan. Libre lang. Okay. Free delivery pa. Waste kasi talaga nila Po, wala silang paglalagyan po. Oo. Eh sabi nga nila, dadala niya ako ng 10 truck. Sabi ko, saan ko ilalagay yung 10 truck dito? Kasi dati sir, nung maliliit pa to, dinala niya ako 10 truck, hinilera ko yung lahat dyan. Oh. Hanggang dun, pinabuhos ko dyan sa ano. Oh. Ang problema ko sir, nagre-reklamo. Ito, ano ba to? Seminaryo sir. Seminaryo, okay. Pare, Papo. Madre. Pare, yung dinaanan niyo po dito, yun ang madre. Yung nandito sa Hospitallers. Mm-mm. Ilang puno, sir, itong kalamansi mo? Nasa 400 po. 400. Ilang hektarya yan? Ito, kasing buo na to 1.2 eh. Ah, so maliit lang? Maliit lang po ito. Nasa 8,000 po siguro. Itong kalamansi? Apo, itong kalamansi. Yung mangga na yun, sa'yo rin yan? Actually, hindi sa akin yan, sir. Pero nasakop kasi nila yung 5 meters sa akin. Mm. Ngayon, binalik ko yung bakod. Nasakop ko na yung isang hilera. Isang hilera. So, nagkaroon ka ng mangga. Apo. So, ito, nag-iisip ako ng magandang pang-intercrop kasi sayang eh. Mukhang maganda yung watermelon. Apo. Eh, nag-testing ako ng watermelon tsaka yung native na melon. Mm. Natin. Ayan. Anong management mo dito sa ano mo? Bukod sa organic grass fertilizer? Tapos pruning. Pruning. Hindi pa po kami natatapos, ang tataas na po. So, kailangan mo talaga para bumaba? Para yung mamimita, sir, hindi mahirapan. Mm-mm. Malaki kita dito sa kalamansi? Sa kalamansi, sir, lahat ng klase ng kita, sir, mararanasan mo. From from mababa, sobrang baba. To mataas. Hanggang sa mataas. Pag tag-init, sir, yan. Medyo mahal ang kalamansi. Mm. Kasi kailangan mo magpatubig. Yun ang problema ko po dito. Hindi ko kaya yung talagang grower ng kalamansi na pinaplading nila. Mm. Kasi wala akong source ng tubig. Tubig. Ang kwan ko lang is jetmatic. Hindi kakayanin. Mm. Yun lang. Pag tag-ulan naman, wala kang problema sa tubig pero mura. Mura naman po ang kalamansi. Kasi maraming bunga pagtag-ulan eh. Tapos etong maliliit na mangga. Ito naitanim ko na yung ano na iba't ibang variety yung malalaki po. Ah, yung mga Katimon, Magnolia. Katimon, tsaka King Queen Mango, tsaka King Chocanan. Queen, oo. Ah, yan po yung naging napunta sa'yo. Apo, yung ibang ano. Actually yun, pasok pa yan sa akin eh. Ano, mangustin? Apo. Nagtanim ako ng mangustin. Kasi ito, papaputol ko to pag ano eh, yung mga sanga nito. Actually, ito yung binakod nila sir. Ang laki ng nasakop nila. Ang gando niya sa baba. Ito yung binakod nila. Hmm. Kaya nilipat ko yung bakod dun sa kabila. Nagkamali sila? Apo, nagkamali sa sukat. Kasi dati ang may-ari nito magkakapatid lang. Hmm. Kaya siguro nung nagbakod, hindi na inano yung buhon. Hmm. Galing, may mga kawayan ka. Mahaba pa yan dyan, sir? Hanggang dun pa po sa baba yan eh. Hindi pa yan nadidevelop? Hindi pa po. Medyo masakit sa ulo, sir, yung pag-maintain ang damo. Lalo pag tagulan. Mahirap? Opo. Eh lalo tayo, nag-umpisa tayo sa wala. Hmm. Talagang bago mo ma-maintain yung buo na ito, sir, napakahirap. Malaki yung gastos? Malaki, sir. Kayang bawian? Ako naman kasi, sir, pag may kinita, hindi ko naman ginagastos na eh. Tabi? Kumbaga, nandito na ako eh. Kahit nga damit, sir, hindi ako makabili. So, tabi, pambayad sa tao, pag may sumobra, papagawa ako ng ibang ano or project. Ibang project. May gusto akong umpisan, sir, yung Peking Duck, yung US line. Oo. Yan ang gusto kong sino market umpisan din. Sa Binondo rin? Naghahanap din ako ng mga market. Yung locally lang sana kung merong market ng local dito. Yung mga
restaurant dito Binondo na. Binondo eh. Pero malamang Binondo kasi Binondo. Ang market. Kasi ang market nung taga, actually taga Pami, Laguna yung meron nun. Ang market nila is Binondo. Mm-hmm. Pero sila ang pinupuntahan sa Pami. Kasi iba yung kwa nila, US line kasi po yung breed nila. Mm-hmm. Eh siguro sir, kung mag-i-stay na ako dito, wala na akong hawak na ibang farm, baka mag-venture ako sa ganun. Kasi mahirap pag wala ka eh. Totoo. Yung pagpapakain. Tulad yan, alis kami ng 4 a.m. Gigising ako 3 a.m. Papakainin ko muna yung native na baboy, itong clay piece, bago kami. Kasi gabi na kami darating, mga 10 o'clock na. Wala kang tao pa? Ang tao kasi sir, pagka nasa project ko, sinasama ko rin. Kasama rin? May ano, feeling ko, may kung i-give up mo man yun, yung retainers mo sa ibang farm, may potential naman to. Yun nga pong pinaghahandaan ko sir. Kaya kailangan maiayos ko na to bago ako bumitaw doon. Kung maganda na yung kita dito sa farm, pwede na akong bumitaw doon sa mga project. Or mag-assign na lang ako ng tao na pupunta doon. Pwede. Pwede kasi kanak mo na iset mo naman. Eh. Apo. Total, yung mga tao ko naman po kasi halos ano din eh. Grower din na kagaya ko ng grapes. Kaya yung pasahod sa kanila medyo mataas. Mm-hmm. Hindi yung parang labor lang. Hindi labor lang. Apo, kasi paras kami mga grower. Kailangan kasi pag pumunta ka doon, lahat kayo may alam eh. Mm-hmm. Lalo pag puprun, mm-hmm. pag-prepare ng vines. Mm-hmm. Pag hindi kasi may marunong, masisira kami. Mm-hmm. Totoo. Kaya ako on hand ako doon, ako nagda-drive. Pagdating doon, ako rin gagawa. Yung mga tao ko po dito sa farm, assist lang. Kasi hindi ako masaya doon sa mga trabaho nila kahit turuan mo. Sa kanila kasi basta yung ginawa sila, natapos na yung araw, okay. Mm-hmm. Itong kalamansi mo sir, yung kataasan ng presyo kumikita. Apo, mas maganda pag mataas yung price. Pero ang ano kasi dyan, pag-uusapan namin ng Volnet Enterprise na ipipix namin sa isang level which is nakagitna. Oo, wala na yung mataas. Bumaba yung presyo, ito yung presyo. Tumaas presyo, ito lang. Gusto rin naman nila yun para consistent yung price ng ano nila eh. Kasi nahihirapan silang mag-compute din kung mataas ang presyo, kung mababa ang presyo. Pero sa ngayon po, ang usap po namin, kung ano muna yung farm gate price. Farm gate price ko po binibigay sa kanila. Kasi dati, nung nag-uumpisa ako dito, hindi ko maibigay ng farm gate price. Kasi ang dami kong kalaban, may baysiha, sa Tarlac. Mm-hmm. Tapos, pagdala sa palengke, kailangan bulto talaga. Mm-hmm. So, ang ginagawa ko nung una, pag-harvest ko, pupuntahan ko yung mga pansitan. Direkta? Diretso po. Mas maganda presyo. Yung pansitan, yung mga lechong manok. Mm-hmm. Yan kasi consistent niya. Araw-araw umukuha yan. Karinderya. Apo. Kaya sabi ko dito sa ano ko, dapat yung bunga natin, yung harvest natin, hindi sabay-sabay. Tapos nung nagkaroon ako ng client, nga yung sinusupplyan ko ng kahit hinog, kinukuha nila. Mm-hmm. Mas maganda. Kasi sa market, sir, yung mga pahinog na hindi na nila kukunin. Ayaw na nila. Eh yan, kahit daw laglag pwede, sabi ko, parang hindi naman maganda kung ibibigay mo pa yung laglag. Kasi yung pagka-deliver sa kanila, sir, pinapress na agad nila yan. Gusto kasi nila yung hinog? Mas makatas daw kasi yung hinog. Hindi kagaya pag sa market, i-stock pa nila yan. Hindi na mabebenta pag madaling mabulok. Makakatulong din to mulch. Apo. Hindi ko talaga pinapa-ipon yan kasi... Fertilizer na rin yan pag nabulok eh. Mm-hmm. Malaki pa yung, ilang hectare lahat yung property? 1.2 po. 1.2. Apo. Kasama na yung bahay? Apo, kasama na po yung bahay. Ito yung lychee na nakuha ko sa UP Los Baños. Tsaka to. Sa UP ko din nakuha, makapuno. Makapuno. Anong variety ng pineapple? Hawaiian po. Hawaiian. Apo. Hawaii.
Yung ano sana, madaling magbunga, yung mga MD3, tsaka yung sa Dole, tsaka sa Del Monte. Mm. Kaya lang hindi siya ganun kalaki. Ito mga guyabano, matatamis eh. Kaya, pinagtatanim ko, dikit-dikit na nga. Parang close. Kasi sa mga tao ko lang pinatanim eh. Alam niyo naman, pag inutos niya. Mahirap kasi pag wala ka eh. Oo. Ito langka. Anong langka to? Ito ABR? Po, from seeds lang po ito. Nakita ko kasi yung pinanggalingan niya. Simula taas hanggang baba. Meron. Tapos ang haba niya. Tapos pag biniyak mo, ang kakapal ng laman. Meat niya. Pero meron akong ano, yung sinasabi niyo po na nabili. ABR? Apo. Ito longgan. Ito yung bagong variety ng rambutan. Katatanim lang din. Anong pangalan? Ano ba yan? Yung Malaysian Jade. Bago. Ilan mo ang kawayan? Go on, sir. Masarap. Parang pangmasahin natin ang likod. Alin? Ah, sir. Mag-lunch na po tayo. Layo kapit-bahay niyo. Apo. Yung lote po kasi niyan, yung kalahati actually, buo kasi dapat po na hati lang siya. Tapos, binili nung bahay puso. Yung kalahati. Hindi kayo nakabili? Sa amin po, binili. Ah, binenta niyo? Sayang. Sayang. Wala po kasi nag-aasikaso pa nun. Noon. Buti hindi nyo binenta lahat pala. Alam nyo, nung unang kwantong lupa na to, 40,000 lang to eh, kasama ng kabila. Yung daan papunta dito, tama yung sabi ni Sir Raum, baku-baku lang. Kumbaga, hindi ka magkaka-interest talagang puntahan. Oo. Tapos ala pa kaming right of way, binili lang namin yung daan dun palabas. Ay, actually hindi binili eh, pinalitan namin. Yung pag-ano niya, yung lote niya kasi makitid, nagbigay kami ng ilang part dito sa lupa. Tapos pinalit niya yung daan papunta niya. Swap? Ah, nag-swap na lang. Para magkaroon ko lang ng ano, right of way. Bali ito sir, hindi ko sariling proper dito. Tatlo kami magkakapatid. Pero nakasubdivide na po ito sa tatlo. Kaya lang, isang kapatid ko yung may part dito. Nasa ibang bansa po eh, kaya tinamnan ko na rin, sayang kasi. Bali ang part ko, simula doon sa may kakwate papunta doon, hanggang doon sa baba, yung sa dulo. Yung nakabakod na to po, yung sa sumunod sa akin ng kapatid ko. Mamaya lalabas yun, naglilinis lang po. Masa, mag-lunch na tayo. Ay, sige po. Ay, naka-ready na. Ha? Game? Ito special bibing ko ilalagay doon. Sarap. Oh, wow. Grabe. Dito na lang muna. Ang sarap naman ang handa mo siya. Wow. Grabe. Pasok ko sa sir. Opo. Ano po ito? Special bibing ka. Yan yung special bibing ka. Biko. Yan yung binabalikan ng mga taga-ibang bayan dito sa amin. Kahit kami, sir, dati ang pwesto nyo lang sa Maribeles. Oh. Talagang pinupuntahan pa namin sa Maribeles. Ngayon, hindi ko alam kung nag-franchise siya o kanila pa rin yung nag-open siya ng ibang branch. Ito po, pad ng crayfish. Ito yung crayfish? Opo. Pangkain or ornamental? Pangkain, sir. Medyo maganda market ng crayfish po ngayon eh. Teka lang para makita sa... Bago lang din. Apo, mga 1 week pa lang po ngayon. May malaki. Yan iba kasi, tulog kasi sila pagka umaga. Ganun. Ito kasi sir, ang market po niyan, ang per kilo niyan, pag kinuwasan niyo ng mga Chinese resto, is 3.5 po per kilo. Okay. Pero sa ngayon, hindi po namin kaya pang supplyan yung ang demand kasi is 300 kilos monthly. Saan na ba? Anong restaurant yan?
mga Chinese resto po sa Manila. So hindi namin kaya yon kasi mga wala pang malaking farm talaga ng grapes dito. Mm-hmm. Ginagawa namin, nagsasama-sama kami lahat na ano. Para tulad yan, inganyo ako nung supplier ko nito. Mm-hmm. Siya rin ang kukuha ng harvest ko kung sakasakali. Kasi nag-outsource pa siya parang Dinalupian, Bataan to Bulacan. So kung dito lang sa Bataan mismo yung kukunin niya, may bibigay niya sa akin ng halos same price lang ng kuha ng client niya. Basta ma-serve lang niya yung 300 kilos. Ma-serve lang niya. May consolidate lang niya. Apo. Anong kawayan ito, sir? Kawayan lang po yan na ano eh, yung kiling. Kiling? Ano yan, sir? Yung, ang tawag dito? Sinking pellet. Ah, sinking pellet. So itong isang pack na to, almost 2 months na ilang pagdahin ito. Matipid? Matipid po. Pero mahal to? 10 piso po. So matipid to? Apo. Dari mo, ang mura ng pagkain, ang mahal. Apo. Tapos ang mahal ng market value niya. Talaga. Tapos mabilis po siyang padamihin eh. Kasi pag nangitlog siya, almost pinakamababa na siguro 100 eggs. So kung mababa yung mortality mo, sulit na yun sa isang tier. Mabilis siyang paramihin, kaya kailangan i-ready ko na yung one. Kasi almost ano po yan, tatlo po yung trial dyan, tsaka apat na pair. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.